Morning po uli mga ka-59 and Calpao Security Personnel, and have a blessed morning and Monday po. Ngayon po dito sa atin is, sabi nga, malawakang strike ng mga jeep. So dapat naging maaga po tayo sa pagpasok and hopefully maging maingat po tayo sa ating paglalakbay. So kasama po talaga sa buhay natin yan mga manggagawa na only the security personnel. So the important is ma-overcome natin yung ganyan mga circumstances. Okay, pagpapatuloy po pala natin yung ating last part ng value your signature. Ibig sabihin ng value your signature yung pahalagahan natin. Di ba na-topic ko na dati yung una, yung first part. So ito naman yung isa pa sa mga mahalaga na dapat binabantayan natin yung perma natin. Kasi dapat ang perma, sinisecure din natin yan. We are security especially yung mga ginagawa natin, pantayan natin. Higit sa lahat, unahin natin i-save yung sarili natin. Safety first. Akala natin kasi sa pagperma, wala na tayong pananagutan. Isang napakalaking aspeto sa buhay ng isang tao, ng manggagawa o sino man, ang kanyang signature or perma. Okay, pangalawa yung contract. Sa contract ito, dito rin nagkakaroon ng malaking pagkakaiba or magkakaroon ng malaking impact sa buhay ng isang manggagawa, especially mga OFW. Diba kung may pirma yan ng kontrata, pag pumirma sila ng contract, nandun yung mga kung ganito, ganyan. Pero pagdating na sa ibang bansa, iba na daw. Yun ang mga balita, yun ang sinasabi ng iba. Well, anyway, kasi napirmahan mo na yan, wala na talaga, eh, ganun talaga. Kaya kung minsan talagang napakahirap sa isang nangangailangan ng hanap buhay. Pagka na nasukol na, wala nang gagawin. Siyempre, ito na, ganito na lang. Kaya nga, unang-una pahalagahan po natin yan sa mga kontrata, mga legal aspect, lalo na. Ano yung mga legal aspect? Siyempre, andyan yung mga, siyempre sa sumon, kadalasan sa mga trabaho natin, mga security personnel, tayo yung dinadatnan o dinadatingan ng mga parcel or anything na mga courier na para i-receive. So, mag-iingat po tayo doon, lalo sa mga sumon na ibinibigay. Siyempre, sa mga company na meron tayo sa ating pinaglilingkuran or mga tao, kailangan ho natin busisiin yan. Kasi ang sumon, once na na-receive yan, sa batas, sa pagkakaalam ko, kung ako'y mali, pakicorrect po, pakicomment. Siyempre po, sa tagal natin naghahanap po bilang security personnel, intindihan po natin yung mga legal aspect po na yan. Na kapag na-receive mo yan, ibig sabihin, kahit dininay, nari, hindi kasi may mga company or mga anything na tao na hindi nila nilalagay yung talagang kanilang tunay na address. Ngayon, siyempre, yung mga yan, may mga alam din yan, hinahanap nila. Ngayon, siyempre, kunyari, gantong sa kondo, yan nakatira yan, ipapareceive ngayon sa guardian. Ngayon, pag nireceive mo yan, siyempre, meron yan pinaka parang receiving copy, yung maliit na pinipirma natin, lalo sa sumon po ha. Pag nareceive yan, ibig sabihin po yan, andun yung tao, once na hindi siya mag-appeal sa court, kung kailan ang hearing, pwedeng isang iano sa kanya yan na violation niya. Kaya kailangan pag nireceive, ang magre-receive dapat niya yung mismong tao na pinadadala niya. So ingat po tayo dyan. Kasi yan mga nagpapareceive niya, once na napirmahan mo yan, naku, yun ang isang malaking problema. Ibig sabihin, pinatunayan mo na yung tao na hinahanap or kung sino man yung naandyan is dyan nakatira. So, kailangan po natin na busisihin niya. So, pag hindi natin alam, due number 9 po uli. Lagi ang sinasabi ng due number 9 to call the superior officer in any case not covered by instruction. So, doon tayo papasok. Hindi mo alam, may doubt ka. Di due number 9, tanong ka. Hindi na sa okay, well, officer mo, mga kasama mo. It is not including for your officers. So, ibig sabihin lahat naman kayo, we are security officers. So, kailangan tanong yung mga kasama, mga kabady natin. Maring alam nila yan. Hopefully, alam talaga. Diba? So, kaya nga natin binibigyan to ng pansin sa ating vlog para yung mga guard na hindi aware matuto po. Kasi ang daming security personnel na magagaling, mahuhusay, kulang lang sa pagmumold, sa pag-handle ng mga officer nila. Hindi ko sinasabing palpak lahat pa. Minsan talaga may pagkukulang talaga. Or talagang napabayaan. So, kailangan aral po tayo. Tulungan po natin yung mga officer, tulungan po natin yung mga staff natin, yung mga subordinate natin, na maigad sila ng tama. Kasi anything naman magre-reflect sa atin yan. Ano man yung mga circumstances na mangyayari sa subordinate natin, sa atin lahat yan. Kaya po tinuturo ko yung mga ganito, hindi para tayo maging mapag-aklas or something. Hindi po, kailangan ng kaalaman, marunong po tayo lahat. Kahit saan naman, simpleng bagay dapat marunong tayo. Ang talino, kaalaman, iyan yung talagang natural na kayamanan ng isang tao.
wala kang pera, pwede kang matuto. Diba? So, wala po yan sa kung ano yung aspeto meron. Kung gusto mo matuto, basa ko ng books, kung anong kailangan mo, nag ka ng mga YouTube, napakadali na po matuto. Ay, hindi na kayo maluloko kung sino man. At yung man ang luloko, sana naman magbago na. Ano po, kasi ho, minsan lang tayo magbago tayo man loko. Mamatay din po tayo, lalo sinasabi, pag namatay tayo, ang gagawin natin sa mga niloko pa, mga pera mo na pinagluloko mo naman. Hindi ka nagbibigay ng tama, di ba? So, huwag na po, inumalik tayo sa tama. Para at least maayos ang buhay. Okay, next, ito pa yung pinakaano ha, yung mga the best na isa nating lagi nako-complain ng mga personnel sa payroll. Ito. Sa payroll, nalaki-laki ng problema dyan. Pagka kasi payroll na, di ba kasi iba walang mga ATM. Siyempre, walang ATM. Pag pinapirma ng mga agency nila, paperman na lang, sige, hindi na nagbibilang. Pag nasa kanila, tsaka magbibila, sumali po, nakapirma ka na eh. Naandun na lang, naka-indicate na eh. So, kailangan, bago ka pumirma, i-check mo, tama ba yung sweldo ko? Ilang days ba ako? So, bago kayo punta ng agency o ng mga company ninyo na walang ATM, sa bahay pa lang, mag-compute na kayo. Sabi nga, numbers can't lie. Diba, hindi nagsisinungaling ang numbers. Ibig sabihin, mag-compute ka, ilang days ako, times ganito, ilang yung kalta sa akin, ganito. Hopefully, mga ganyan. Rough estimate, mag-estimate ka. Ito yung supposed to be na net ko. Pagdating mo, bakit yan pasuskulang? So, magtanong ka na, ma'am, ano po yung ano natin? Ano po yung ganito? Ano po yung kinilata sa akin? Yan. So, pag napaliwanag sa ito sa time, mag-sign ka. Diba? Kasi pag pinarmahan mo na yan, kung may mali sila, misan niya iba, tinatago yan. Eh. Dinadagdagan pa kasi may nakita ko sa iba. Nung mag-resign, ang daming pinagkakaltas. Mga parapernalya, kung ano-ano, mga ganito, ganyan. Umabot ng halos mga 20,000 ata mahigit nung mag-resign. Hindi nag-negative pa sa kukunin niya. Ganun talaga may mga ganyang company or agency na masyado mapanlamang sa kanilang mga staff. Not all security agency. Hindi naman po. Kasi ako nasa security agency pa ako until now. So, nakikita ko naman yung husay ng ako nasaan man ako naroon ng agency. Ano po? So, mga iba, dapat wag po ganun. Pwede po tayo magtanong. Lalo yung mga guardian, magtanong kayo. Kasi yung mga empleyado din, mahal natin sila yung mga nanloloko, hindi na may-ari ng agency. Sila yung palpak. May maraming ganyan eh. Sila yung gumagawa ng kalokohan para lang magkapera. Tapos sisirain, masisirang agency. So, yun, hindi alam yan ng may-ari. So, kailangan magtanong kayo. Kasi empleyado din sila katulad natin. So, sumusweldo sila, lagi natin tatandaan. Sumusweldo yung mga yan sa agency nang dahil din sa ating mga security personnel. Hindi po pwede andyan sila, wala silang guard. Para sila susweldo eh. So, give and take. Pag may rights kayo, sabihin ninyo ng maayos, ng magalang, ng may pagpapahalaga, ng may puso. Ang concern, hindi po yung pagsagot o paglabag. Even Jesus Christ, sinasabi, halika kapag-usapan natin, diba? So, huwag nating hayaan na magkaroon kasi mataas sa akin to. Operation ito, inspector ito, ganito ito, hindi po, pare-parehas lang po ang trabaho ni kanya-kanya lang ang ganap. Diba? Eh, ikaw, naghahanap buhay ka dyan, tapos mali pa ipapasol. O kung nagkamali man talaga sila, hindi may po-correct natin. Kasi po, ganito, baka hindi rin natin naiintindihan. Baka mamaya, mayroon tayong insurance, may mga loan tayo, baka tinalta. So, tingnan po muna natin, bago rin tayo mag-judge. Do not jump into conclusion, sabi nga sa mga naunang vlog. So, tingnan natin. Pag may rights ka, huwag ka mag-sign. Taka lang, ma'am, kasi po hindi po pwede. Ganito po yan, sir. Ganyan po. Ganito po. Ipaliwanag po natin ang maayos. Napakahalaga po yan ang payroll. Kasi pag ano niya, tsaka sabi, sir, kulang yung sinweldo ko. Ganito. E kasi sa amin, misan po, late ang payslip. So, sabi ko, huwag muna tayo mag, any conclusion pagdating sa ganyan. Kasi wala pa yung ating payslip. Pag dumating, makikita nyo yan dyan, ganito. Kasi dumarating, oh, ito, may kaltas ka ng ganito, gaya, oh, nga pala. Diba? So, sabi mo, kailangan, andun lahat yung proof of evidence na talagang pabor na kinaltasan ka kasi nga ilan sweldo mo. Pero yung, ito pa yung isa, ha, meron din mga iba na papipirmahin ka ng isang log sheet, alba, walang ATM, nakalagay sa isang bond paper yung sweldo, nakalatag lahat. Tapos dun sa gilid, may nakasingit na bond papers, pinakadulo may paper mga, pero hindi mo makikita ano ba yung nasa ilalim. Parang dalawang bond paper siya na magkapatong. Yung isa, nakaputrod. Yung isang page na bandang nagilid ng tapat ng isang bond paper. Siguro aware kayo doon. Pipirma mo sa ibabaw, nakita mo yung sweldo mo. Pero may isang bond paper sa ilman, nakasilyo. Tagtad ng stapler yan, nakasil talaga. Pipirma ka, huwag nyo pong gagawin yun. Kasi hindi nyo alam ano ba yung nasa ilalim na yun. Baka mamaya may kinarga sila na may utang ka na yun. Daang libo, pirma ka ng perma. Naku po, yun po yung problema. Ayun pala yung pinirma mo, resignation na voluntary, naku po. So, dapat maging mapusisi tayo. Hindi ho masama yan. Ipag-ad
bigay nyo alam sa nauwala nyo mga ganyang sistema. Napakamali po yan. Kaya ngayon may gumagawa ng ganyan, sana naman po yung magising kayo sa katotohanan. Isa pong malaking panluloko yung ganyan. Ano po, bigyan natin ng halaga yung ating mga perma. Pag mali, refuse. Magtanong po tayo. Ang perma natin, lagi natin tatandaan. Pwede kang makompromise ang buhay mo dyan. Masira ang pamilya mo sa perma mo. At higit sa lahat, pati ang kinabuhang kabuha, ang future mo makakompromise dahil sa isang perma mo lang. Kaya bigyan natin ng halaga. Ito pa tong isa. Ang sinunod natin is yung pagkagarantor. Ano po, pagkagarantor natin ng ating mga may mga nanghihiram, ganyan, ikaw yung magkagarantor. So, tingnan po natin. Kung talaga naman kaya mong magbayad kasi hindi siya makakabayad, magkagarantor ka, di go ahead. Pero pag alam mo, compromise ka, huwag po. Kasi po, isang malaking ano yan, ano sa sarili natin, magiging burden ng buhay natin yan. Ano po, so huwag po, lalo sa mga pero, lagi nang tatandaan, kahit anong aspeto, you have to value your